Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay mga kapatid, tayo pong muli magsama-sama sa panibagong araw ng pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa Tinapay Mula sa Langit. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama, salamat po sa panibagong araw na kami ay mabigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming makilala ng lubos sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Inaanyayahan po namin ang iyong Banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan at mangusap ka po sa aming mga puso at kami ay katagpuin. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe ng ating Panginoon ay matatagpuan sa Numbers 25 verses 6 to 9 na may pamagat na Phinehas stand for righteousness. O sa Tagalog, Phinehas ay nanindigan para sa katuwiran. Ating pong basahin ng salita ng Diyos. Sa English po muna. Then one of the Israelites came and presented to his relatives a Midianite woman in the sight of Moses and the whole congregation of the Israelites while they were weeping over God's judgment at the doorway of the tent of meeting. When Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw this, he left the congregation and took a spear in his hand, and he went after the man of Israel into the tent and pierced both of them through the body, the man of Israel and the woman. Then the plague on the Israelites stopped. Nevertheless, those Israelites who died in the plague numbered 24,000. Yan po ay amplified version po. Sa Tagalog version naman po ng MBB tag, tayo basahin. Samantalang si Moses at ang buong bayan ay nanangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumalanta sa Israel. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na yon. Ayon sa Hebrew Bible, si Phinehas ay isang pari noong paglalakbay ng mga Israelita sa Exodus. Siya ay apo ni Aaron, anak ni Eleazar, ang mataas na pari. Yan po ay makikita sa Exodus 6 verse 25. Siya ay di malilimutang karakter sa Bible dahil sa kanyang kasigasigan at lakas ng loob noong kabataan pa lamang. Sa kritikal na sandali na immoral na idolatriya sa Shittim, ay napawi ang galit ng Diyos at napahinto ang salot na sumisira sa bansa. Ang mga verses na ating nabasa ay naglalarawan kung paano si Phinehas nanindigan para sa katuwiran sa pamamagitan ng pagpigil sa makasalanang gawain ng isang lalaking Israelita at isang babaeng Midianita na nagdulot sa pagtigil ng salot. Noong panahong iyon, karamihan sa mga Israelita ay naimpluwensyahan na ng mga Midianita na gumagawa ng masasamang bagay laban sa mga utos ng Diyos. Kaya sila ay binigyan ng Diyos ng mga salot upang iparamdam ang galit niya. Ngunit may mga Israelitang nanindigan gaya ni Phinehas na sila ay lalakad sa katuwiran at hindi mananahimik lamang habang nakikita nila ang kanilang mga kalahi nagkakasala. Sabi po sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya pagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Hinihikaya tayo ni Apostol Pablo sa verse na ito na iwasang maimpluwensyahan o mailigaw ng mga taong hindi kasama sa kanilang paninindigan kay Kristo. Dahil bilang mga Kristiyano, tayo ay nagsisilbing ilaw sa mundo na ang ibig sabihin ay gumagawa ng kabutihan, mga taong nagsasabi ng katotohanan at may presensya ng Diyos ang buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kasama ang ating paligid, tayo ay manindigan na hindi tayo magpapa-impluensya at tayo ay gagawa ng tama na naaayon sa salita ng Diyos. At tulad ni Phinehas, kailangan maging matapang tayong tanggalin ang mga nagdudulot ng pagkakasala din sa ating buhay. Sabi sa Mateo 5 verses 29-30, kaya kung ang kanyang kanamang mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Mag-reflect po tayo at i-search ang ating buhay kung ano ang
mga bagay, tao, pangyayari na nagiging reason na tayo ay magkasala at hingin natin ang tulong ng banal na espiritu mawala ito sa ating buhay. Dahil kung tayo ay namumuhay na matuwid ayon sa 1 Pedro 3 verse 12, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Tayo ay may protection from the Lord at sasagutin niya ang ating mga panalangin. Ang mga matuwid ay highly favored by the Lord, ngunit galit si Lord sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Kaya aking mga kapatid, patuloy tayong manindigan at ipaglaban na anuman ang mangyari, tayo ay patuloy na mamumuhay ng matuwid dahil iyon ang nais ng Diyos. Paano natin malalaman kung tayo ay namumuhay sa katuwiran? Patuloy po nating basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Kapagmahal na aming Ama, salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng karagdagang kaalaman kung paano kami mamuhay ng matuwid sa gitna ng kasamaan sa aming paligid. Gaya ni Finehas, tulungan mo po kami na manindigan na patuloy na gagawin ang tama na naaayon sa iyong salita. Dahil sa pamamagitan nito, makikita ng buong mundo kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin po namin na ang buhay namin ay maging good testimony sa mga taong nasa paligid namin, and through our testimony ay makakilala sila sa iyo. Naway tulungan mo kaming patuloy na mabigyan ng kaluguran ng iyong pangalan sa aming isip, sa salita at sa aming mga gawa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagdinilay ng kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo din pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pastora Mary Borja po ang inyong lingkod mula sa CRC Antipolo Daughter Church. May we all have a Jesus-filled day today. Stay blessed, mga kapatid!